Aalis na po ako, Mama. Paalam ni Matilda pagkaayos ng mga damit ni Isabel, ang CEO ng PUL Corporation. Napataas naman ang kilay ni Isabel habang umiinom ng kape nang makita ang papel na binaba ni Matilda sa table. What is that? Masungit na tanong ni Isabel. Resignation letter po, sagot ni Matilda. 3 buwan pa lang ang babae sa kanya, pero dahil sa hindi niya kinakaya ang ugali ni Isabel, ay nakapagdesisyon na itong umalis kay Isabel. Kinuha ni Isabel ang resignation letter at tinapon yun sa basurahan. Hindi ko tatanggapin ang resignation letter mo. Pero, you're fired. Namula naman sa inis si Matilda. Salamat sa pagtanggal, ma'am. Walang tatagal sa masamang ugali mo. Okay ka na sana. Kaso, panira yung ugali mo. I don't need your opinion. Pack your things and leave my building. Taboy ni Isabel sa kanyang personal assistant. Inis na umalis si Matilda sa office nito. Sa una ay hindi ramdam ni Isabel ang hirap nang walang personal assistant. Pero ilang araw lang ang lumipas ay sobrang stress na ang dalaga. Wala ka pa rin bang nahahanap na kapalit ng bruhang si Matilda? Inis na tanong ni Isabel sa kanyang secretary sa office. Merong isang nag-apply, ma'am, pero bukas pa po siya nakaschedule for interview. Sagot sa kanya ng secretary. Bilisan niyo! Ang dami kong nasasayang na oras sa mga maliliit na bagay na ginagawa. Reklamo ni Isabel. After ng ilang araw ay wala pa rin nakakapalit kay Matilda. Where's my coffee? Iritang tanong ni Isabel nang maabutan niya ang office nito na wala pa rin kape. Nagiinit na ang ulo nitong lalabas sa office nang merong isang gwapong lalaki ang pumasok. Nakangiti sa kanya na merong hawak na kape. Good morning, Ma'am Isabel. Magalang, nabati kay Isabel. Sino ka naman? Iritang tanong ni Isabel sabay kuha ng kape ng lalaki. I'm your new personal assistant, Mark River Soto. Pagpapakilala ni River kay Isabel. Inoffer nito ang kamay niya para makipagkamay kay Isabel. Pero ang dalaga ay tinignan niya lang mula ulo hanggang paa si River. Mukha ka namang tao. Pero sana hindi ka tatanga-tanga dahil ayoko ng tanga na tao. Saad ni Isabel, nagsimula itong maglakad pabalik sa table niya. Don't worry, ma'am. Hindi ako magiging tanga. Sagot na River. Where did you buy this coffee? Tanong ni Isabel na makaupo na siya sa swivel chair. Buy? No, ma'am. Nakita ko lang yan sa floor na nakakalat at bala ko sanang itapon. Sagot ni River. Biglang nabuga ni Isabel ang kape dahil sa narinig. What the? Bakit ngayon mo lang sinabi? Galit na tanong ni Isabel sabay tapon ng kape. Ngayon lang po kayo nagtanong. Nakangiting sagot ni River. You're fired! Sigaw ni Isabel. Ikaw yung mali, ma'am. I will stay. You better don't steal coffee ng ibang tao. Sagot ni River. Lalong nagkasalubong ang kilay ni Isabel dahil sa sagot ni River. Do you know who am I? Tumango si River. Bukod sa bad attitudes, maraming bashers, isa ka sa mga magagaling na CEO. Aside sa ugali mo, you're perfect and I have nothing to say. Isa ka sa kinatatakutan sa business industry dahil sa husay mo. Paliwanag ni River. Sinasabi mo bang masama ang ugali ko? Tanong ni Isabel. Yes? Sagot agad ni River. Biglang natawa ng mahina si Isabel at nilapitan niya si River para tignan ito ng eye to eye. Mahal mo ba yung buhay mo? Seryosong tanong nito. Yes, kaya ako nag-apply bilang personal assistant ng CEO para merong pang self-love. Sagot ni River. Are you gay? Tinitigan ni River ng diretso si Isabel na halos tumagos na sa kaluluwa nilang dalawa ang titig. No, I can make girls wet. Ngising saad ni River. Nilagpasan ni River si Isabel. Na-explain na sa akin ang lahat ng dapat kong gawin. Dapat lagi kang ayos, lahat ng gagawin mo ay dapat alam ko. Mauuna ako sa lahat para maayos ang takbo ng pangyayari. Personal assistant slash secretary ako outside. Malaki ang sahod dito. Ugali mo lang talaga ang problema. But don't worry, ma'am, kahit nakapatid mo pa si Lucifer, okay lang sa akin. Paliwanag ni River. Napanganga na lang si Isabella na parang mas mataas pa ang ugali ng kanyang PA kesa sa kanya. Susubukan ko ang galing mo ng 1 linggo. Isang pagkakamali mo lang ay aalis ka.
Sagot ni Isabel. Malabo pa sa tinta ng pusit na mangyari yun. Sagot ni River. Nagsimulang magtrabaho silang dalawa. Bukod sa seryosong magtrabaho si River ay hindi rin ito mabilis na lito. Matapos ang isang linggo ng pagtatrabaho ay pansin ng iba na parang boy version ni Isabel si River. Pag wala itong ginagawa, madalas ay nakaharap lamang ito sa kanyang laptop o kaya merong notebook at pen na hawak. Pagpasok ni Isabel sa office niya ay halos ready na ang lahat. Coffee, yung mga papel na pipirmahan niya. Nginitian lang siya ni River nang tingnan niya itong nakaupo sa sofa ng office niya. Na-check mo na ba ang conference room? Hindi basta-basta mga taong makakamiting ko at ayokong merong maling mangyari. Saad ni Isabel. Ikaw na lang ang kulang, ma'am. Sagot ni River. Wala naman ang nasabi si Isabel dahil wala pa siyang mali na nakikita. Sa lahat ng naging PA niya ay si River lang ang nakikita niyang maayos ang trabaho. Buti naman, sagot ni Isabel. Napangisi naman ang palihim si River dahil doon. Ngayon ay meron silang pupuntahan na meeting. Nasa passenger seat si River at nasa likuran naman si Isabel mag-isa. Habang nasa biyahe ay busy si River sa kanyang notebook at patingin-tingin kay Isabel sa rear mirror. Ilang beses nang nagtatama ang tingin nila, kaya medyo nakaramdam ng inis si Isabel. Bakit ka ba tingin ang tingin? Inis na tanong ng boss niya. Sumilip si River mula sa likod para makita ng buo si Isabel. Pakaramdam ko lang merong kulang sa'yo, pero iniisip ko lang kung ano. Sagot ni River. Nagkasalubong naman ang kilay ni Isabel at tinitigan ang sarili. Baka kulang siya sa jewelries, or yung makeup niya ay merong mali. Pero wala siyang napansin sa kanyang sarili. I look perfect. Anong sinasabi mong kulang? Masungit na tanong ni Isabel. Nagkibit-balikat na lang si River dahil hindi rin niya masabi kung ano ang kulang kay Isabel. Nang makarating na sila sa meeting place ay naglalakad sila papasok sa loob ng building. Pero bago pa ito tuluyang makapasok ay merong isang matandang pulubi ang lumapit sa kanila. Pangkain lang po. Saad ng matanda. Go away. Mahina, pero iritang saad ni Isabel. Pero dahil sa gutom ng matanda ay hindi ito umalis at sumunod pa rin sa dalaga. Kukuha na ng pera si River para bigyan ng matanda. Pero ilang segundo lang ang nawala ang tingin kay Isabel ay nagulat na ito nang tinulak ang matanda. Don't you dare touch me! Napakadumi mo! Baka magkasakit pa ako dahil sa'yo! Kaya mo bang bayaran ang mawawala sa'kin pag di ako makapagtrabaho? Agad na lumapit si River at tinulungan ang matanda na tumayo at binigyan niya ito ng pera. Pasensya na po. Mahinahon na saad ni River sa matanda. What the? Ba't mo binibigyan ng ganyang mga tao? Kaya sila hindi nagsusumikap at nananatiling ganyan dahil binibigyan niyo. Puna ni Isabel. Huminga ng malalim si River at tinignan ang kanyang boss. Ma'am, pumasok na po tayo at malilate ka na. Sagot na lang ni River. Abalay ang matandang yan! Sinayang niya lang ang oras ko! Irita niyang sabi bago ito maglakad papasok sa loob. Habang naglalakad sa hallway silang dalawa, ay huminto si Isabel at hinarap si River. Kung uulitin mo yung ginawa mo ay tatanggalin na kita. Masyadong mahalaga ang oras ko para magsayang ng oras sa mga walang kwentang tao. Isang tipid na tangulang ang binigay ni River sa dalaga para lang wala masyadong usapin dahil malilate na si Isabel. Ikaw na lang daw po ang hinihintay sa conference room, ma'am. Saad ni Isabel. I don't care. Maghintay sila sa akin. Sagot ni Isabel at pumunta na ito sa restroom kahit na alam nitong merong naghihintay sa kanya. Now I understand kung bakit walang tumatagal sa ugali niya. Kibit-balikat na saad ni River habang naghihintay sa labas ng restroom. Halos kalahating oras na late si Isabel, pero walang kahit na isa ang nagreklamo kay Isabel. Natapos ang meeting at umuwi na ito sa kanyang bahay. Lahat ng trabaho ni River ay ginawa niya muna bago ito makauwi. Lahat ng emails, calls, at isa pa ang pagpapaalala niya sa schedule ni Isabel. 9 a.m. ma'am, ang meeting mo kay President Lopez. Sabi ng secretary niya dapat daw 5 minutes before the meeting ay nandun na. Dahil magagalit daw si President Lopez. Paliwanag ni River. You better go home. Ayoko nang ma-stress at magpapahinga na ako. Bukas ko na yan iisipin, sagot ni Isabel bago ito umakyat sa taas. Kinabukasan, expected ni River na aalis na lang sila ni Isabel dahil tumawag na ang sekretary ni President Lopez sa kanya. Pero pagdating ni River sa bahay ng dalaga, nakasuot pa ng pajama ang dalaga habang kumakain ito ng breakfast. Ma'am,
8 na at kailangan nating dumating doon ng 9 sa Adne River. Isang inaantok na tingin lang ang binigay ni Isabel sa binata at saka ito uminom ng kape. Too early. At saka maghihintay sila dahil ako ang kailangan nila at hindi sila ang kailangan ko, sagot ni Isabel. Yaya, please cook me an egg, sigaw ni Isabel. Napahinga ng malalim si River at nag-isip ng dahilan kung bakit malilate sila. After kumain ni Isabel ay nagsimula na itong nag-ayos hanggang sa umalis sila sa bahay ng 9:30 AM. Hindi professional to. Sa Adne River. Sinasabihan mo ko na hindi ako professional? Inis na tanong ni Isabel. Seryosong tumingin si River sa dalaga. Yes, dapat pahalagahan mo ang oras ng ibang tao. Sagot ni River. Hindi naman masyadong big deal ang meeting na yon, kaya kumalma ka, saad ni Isabel. Ano bang laban ko sa'yo? Boss kita, at tauhan mo lang ako. Sagot ni River. Biglang pumalakpak si Isabel at seryosong tinitigan si River. Finally! Nakuha mo rin. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang ayusin ng trabaho mo. Pinapaswelduhan kita para magtrabaho sa akin at huwag mo akong pagsasabihan. Isang nakakalokong ngiti ang binigay ni River sabay tangu-tangu pa. Naiintindihan ko, madam. Boss kita at personal assistant mo lang ako. Simula bukas ay gagawin ko na ng maayos ang trabaho ko. Nakangiting sagot ni River. That's good! Kung ganyan ka lagi, edi magtatagal ka sa posisyon mo. Thank you, ma'am. Pagdating nila sa meeting place ay isang galit na matanda ang naghihintay doon. I'm sorry, President Lopez. Sobrang traffic kasi sa daan. Paliwanag ni Isabel sabay upo. Pero si President Lopez naman ang tumayo. I don't want to waste my time to talk to you. Inis na saad ni President Lopez. Balak nang umalis ng matanda pero napangisi lang si Isabel. That's fine. You and your small business will affect mine nothing. Go ahead and you are just a waste. I have a reason. You have no patience. Inis rin na banat ni Isabel. Hinarap siya ni President Lopez. Masyado ka pang bata para lumipad ng mataas. Hindi ka magtatagal sa industry na to. At hihintayin ko na makita kang nagmamakaawa sa aking tulungan ka. At ikaw naman ang maghihintay ng ilang oras sa akin. Sagot ni President Lopez. Isang pilit na ngiti lang ang binigay ni Isabel. Sorry for that. Pero malabo pa sa tinta ng pusit ang nais mong mangyari. Kaya siguro bumagsak ang business mo dahil masyado ka ng matanda. Napikon lalo si President Lopez, kaya mabilis nitong kinuha ang juice niya para isaboy kay Isabel. Hinarang na ng dalaga ang kamay niya para protektahan ang mukha nito, kaya talsik lang ang umabot sa kanya. Pagdilat ng mata niya ay nakita niyang merong nakaharang sa kanya. Huminga ng malalim si River at biglang nagbaw kay President Lopez. Pasensya na po sa nangyari. Ako po ang mali. Kasi hindi ko po nasabihan si Ma'am Isabella sa oras agad. Ako po ang dapat sisihin dito. Kalmadong paghingi ng paumanhin ni River na naging kulay orange ang suot na puting long sleeves dahil sa juice. Hindi na nagsalita pa si President Lopez at naglakad na ito palabas ng conference room. Tinignan ni River si Isabel na ngayon ay kampanting nakaupo na parang walang ginawa ito. Kinuha ni Isabel ang wallet niya at naglapag ng 5,000 sa table. Bumili ka ng bagong damit. Nakakahiyang bumalik tayo sa office na ganyan ang itsura mo. Utos ni Isabel. Thanks. Tipid na sagot ni River at kinuha ang pera. Bumalik sila sa office dahil mas maraming trabaho dun. Pag walang ginagawa si River or iniutos si Isabel ay hawak nito ang kanyang laptop habang nagtatype dito. Buy me a coffee. Utos ni Isabel. I ordered na, ma'am. 3 PM your coffee break. Sagot ni River. Napatingin si Isabel sa binata na busy itong nakatutok sa kanyang laptop. What if hindi ako magpabili? Anong gagawin mo sa order mo? Nalipat naman ang tingin ni River sa dalaga at ngumiti ito. Nilabas niya ang 5,000 na binigay kanina ni Isabel pambili ng damit. Babayaran ko at ako ang iinom. Sagot ni River. Meron siyang laging extra na damit pag umaalis kaya hindi na niya kailangang bumili pa. Lagi ka talagang may sagot, no? Sarcastic na tanong ni Isabella. Dahil lagi po kayong may tanong, sagot ni River. Napairap sa ere si Isabella. Medyo malaki ang nagagawa ni River sa kanya, kaya pinagtitiisan niya lang ito. Hindi na ito napipikon dahil sa mga maliliit na bagay na dapat ang assistant niya talaga ang gumagawa
at natutugunan niyo ni River kumpara sa mga dati niyang assistant. Kinabukasan, habang mahimbing ang tulog ng dalaga sa kanyang malambot at komportableng kama, isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto ng kanyang kwarto. Dahilan para mapabangon siya agad. Sino yan? Galit na sigaw ni Isabel. Walang tigil ang pagkatok kaya umalis siya sa kanyang kama para pagbuksan ng pinto ang kumakatok at tanggalin na ito sa trabaho. Iniisip niya na ito ang bago nilang maid. Pero pagbukas niya ng pinto ay isang nakangiting mukha ni River ang bumungad sa kanya. Gulong-gulo pa ang buhok ni Isabel at halata sa mukha nito na bagong gising talaga. At kita rin sa mukha niya ang pagkainis nito. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Isabel. Ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Meron kang meeting ng 10 a.m. kay Mrs. Santos at hindi na ulit mauulit ang nangyari kahapon. Paliwanag na River. I need to have rest first. Umalis ka na muna. Taboy ni Isabel sa binata. Pero lalong nagulat si Isabel nang pumasok sa loob ng kwarto niya ang binata. Umalis ka dito! Ipapakalagad talaga kita sa security ko! Banta ni Isabel. Take a shower at aalis tayo ng 8:30 a.m. Sagot na River. Masyado mo nang pinapakialaman ang personal life ko. Maliligo ako kung kailan ko gusto. Sagot ni Isabel. Kaya nga ako personal assistant. Saka kung hindi ka pa maliligo before 8:30, aalis tayo dito kahit di ka pa nakakaligo. Sagot ni River sabay kindat ng binata. Hinawakan niya ang braso ni Isabel at hinila ito papunta sa bathroom. Bitawan mo ako! Wala kang karapatan na utusan ako! At baka tanggalin kita ngayon din! Banta ni Isabel. Napangisi naman si River. Lalamig din yung ulo mo kapag nakaligo ka na. Sagot ni River sa dalaga. Aapila pa sana si Isabel pero sinaraduhan na siya ng pinto ni River. Rinig na rinig ang inis na sigaw ni Isabel mula sa loob ng bathroom. Pero si River ay pa-chill-chill lang at hindi ito nangangamba na mawala ng trabaho. Sa baba naghintay si River at handa na ang breakfast ng dalaga. 30 minutes pa ang meron sila. Kumain ka na, ma'am. Aya ni River at pinaghila pa niya ito ng upuan kahit na pumapatay na ang tingin ng dalaga sa kanya. Hindi ka ba natatakot at tanggalin kita? Puna ni Isabel. Trabaho lang, ma'am, ang ginagawa ko. Huwag kayong mamersonal. Sagot ni River. Napairap sa ere ang dalaga. Saktong 8:30 a.m. ay nakaalis sila ng bahay at 10 minutes silang maaga nang makarating sa meeting place mula sa kabilang probinsya. Pagpasok nila sa building ay dumiretso sila sa conference room at halos nandun ang lahat. Pero magaan ang mga tingin nila dahil on time si Isabel. You're here, Ma'am Isabel! Makakapagsimula na agad tayo. Bati kay Isabel. Napangiti naman si River dahil sa nagawa niya. Nasa labas si River habang tumatakbo ang meeting sa loob. Habang naghihintay ay abala si River sa kanyang laptop. After ng ilang minuto ay lumabas na si Isabel. How's the meeting, ma'am? Tanong ni River habang sabay na naglalakad kay Isabel. Okay naman, we made a deal. Nakangiting sagot ni Isabel. Napangisi rin si River sa narinig. If you are always on time, ma'am, gagaan ang loob nila sa'yo. Dahil mafe-feel nila na mahalaga sila sa'yo. Paliwanag ni River. And I don't even care. Sagot ni Isabella. Magaan ang loob ni River ngayon dahil walang nagkainitan ngayong araw sa meeting. Pakiramdam niya ay napakagaling niyang assistant para kay Isabella. Simula na makita ni River ang resulta ng kanyang pangingialam at hindi na lang paalala ang ginagawa niya sa kanyang boss. Ngayon ay nasa ilang metro ang layo ng binata habang pinapanood ang kanyang boss sa stage habang nagsasalita ito. Masama daw ugali niyan. Rinig na River na bulungan sa kanyang paligid. Pansin din niya na walang masyadong interesadong makinig kay Isabel. That's all. Thank you very much. Paalam ni Isabel. Walang reaksyon ng mga tao, pero parang expected naman ni Isabel ang ganoong mangyayari. Hanggang sa isang ingay ang nabuo. Ingay na mula sa kamay ni River, na pumapalakpak kay Isabel. Napatigil si Isabel at napatingin sa gawi ni River. Nice one! Saad ni River habang pumapalakpak. Dahil sa ginawa ni River ay halos dumami ang palakpak ng mga tao kay Isabel. Habang nasa kotse sila, magkatabi ito sa backseat dahil merong pinapaliwanag si River kay Isabel. Ba't mo ginawa yon? Tanong ng dalaga. Alin? Yung palakpak, sagot niya. Dahil magaling ang ginawa mo, kaya ako pumalakpak, sagot ni River. Magaling or sumisipsip ka lang? Napangisi naman si River at tinitigan ng kanyang boss na ngayon ay gumagana na naman ang pagkamasungit nito. Hindi ko kailangang sumipsip.
dahil alam kong magaling ako. Sagot ni River. Biglang napangisi si Isabel dahilan ng pagkawala ng ngiti ni River. Alam ko na yung kulang. Agad na kinuha ni River ang kanyang phone, sabay picture kay Isabel na nakuhanan niyang nakangiti. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Isabel. Hinarap ni River ang hawak niyang phone para ipakita kay Isabel ang sarili nitong mukha. You're perfect when you smile, ma'am. Saad ni River. Kinuha bigla ni Isabel ang phone ni River at dinilit yun. Gawin mo ang trabaho mo, puna ni Isabel. Napahinga na lang ng malalim ang binata at pinipigilan na sumagot sa kanyang boss. Pagka-uwi nila sa bahay ni Isabel ay bakas sa dalaga ang pagod nito. Aakyat na siya sa hagdan ng magsalita si River. Ma'am, magli-leave ako sa Sabado. Pinapauwi lang ako ni Mama sa bahay dahil 60th birthday niya. Paalam ni River. Paano yung trabaho mo? Kinausap ko muna si Lourdes na palitan muna niya ako ng isang araw. Sagot ni River. Ayokong makasama ang clumsy na yon at baka lalo lang uminit ang ulo ko. Lagi namang mainit ang ulo mo. Bulong ni River. Nagkasalubong ang kilay ni Isabel at balak nang tumala kay River. Pero nagulat ang dalaga nang nilagay ni River ang kamay niya sa noo nito para alisin ang kunot noo. Bibilis kang tatanda niyan, ma'am. Nakangiting sagot ni River. Napatulala lang si Isabel ng ilang segundo bago niya hampasin ang kamay ng binata. Umalis ka na, taboy ni Isabel. See you tomorrow. Gising ka ng maaga dahil meron tayong pupuntahan na client. Paalam ni River. Tumalikod na si Isabel at naglakad paakyat. Pero nang marinig niya ang yapak ni River paalis ay napalingon ito sa likuran niya at pinapanood na naglalakad palabas ang binata. Nang mawala sa paningin niya ang binata ay napahawak ito sa kanyang noo. Parang kakaiba siya. Bulong sa sarili bago sa tuluyan na umakyat sa kwarto niya. Kinabukasan, maagang gumising si Isabel pero hindi ito pumabangon sa kanyang kama. Biglang pumikit ang dalaga nang marinig niya ang katok na hinihintay niya. Tatlong katok lang yon bago bumukas ang pinto dahil pinapayagan na niyang makapasok si River sa loob ng kwarto niya. Nagpanggap na tulog si Isabel. Gising na, Disney Princess. Magtatrabaho ka pa para yumaman lalo. Rinig niyang sabi ni River. Hinila ni River ang kumot ng dalaga kaya walang nagawa si Isabel kung hindi ang dumilat. Napapansin niya rin na parang hindi na mabilis uminit ang ulo niya sa kanyang assistant. Good morning, ma'am. Shower ka na at hinihintay ka na ng breakfast mo sa baba. Paalala ni River at balak nang lumabas. Ipili mo ako ng susuotin. Utos ni Isabel sabay turo sa pinto ng kanyang walk-in closet. Wala namang pagdadalawang isip si River at pumasok doon. Agad na sumunod si Isabel at nakita niyang namimili ito. Beige dress? Para sa sweet girl. Mukha ka kasing din lagi sa mga sinusuot mo. Bagay sa'yo to. Tinigay ni River ang isang dress kay Isabel. Hintayin kita sa baba. Paalam ni River bago ito umalis. Naligo at nag-ayos na si Isabel bago ito bumaba. Naabutan niya sa dining room si River na busy ito sa kanyang laptop. Pero nang marinig ang tunog ng takong niya ay napalingon ng binata. Walang salita pero automatic na umiti ang labi ni River na makita ang kakaibang aura ni Isabel. Nag-thumbs up si River kay Isabel. You're so pretty, ma'am. Puri ni River. Alam ko, sagot ni Isabel bago ito umupo para kumain. Sabayan mo akong kumain, saad ng dalaga. I'm done with my breakfast, ma'am. Sagot ni River. Simula bukas, huwag ka nang kumain ng breakfast sa inyo. Sabayan mo ako. Saad ni Isabel. Tumango naman si River bilang sagot sa boss niya. Ngayong Sabado, pumunta si River sa kanyang mother dahil birthday nito. Gabi naman ang event, pero dahil malayo ang venue ay hindi nakapasok si River sa kanyang trabaho. Cuz! Sigaw ni Andrew, pinsan ni River, anak ng kapatid ng mama niya. Hey Drew! Bati niya. I saw you. Bulong ni Andrew sa pinsan niya. Napakunot ang noo ni River. Where? Takang tanong ni River. Kasama mo yung CEO ng PUL, yung masamang ugali. Lumayo ka sa kanya. Babagsak ang business niyan, maniwala ka. Napangiti lang si River. Well, ganyan din ang pananaw niya dati kay Isabel. Pero na makita niya itong magtrabaho ay mukhang nalalabuan na siya na maniwala doon. What's that smile? Gago, don't tell me nililigawan mo yun. Gulat na tanong ni Andrew. No, I'm working with her. Sagot ni River.
Wow! Are you involved with business ni Uncle na? Well, nasa taas yung CEO na yun. Magandang dumikit ka rin sa kanya. You know my want. At hinayaan ko na kilakuya ang negosyo ni Papa. Sagot niya. Nagkasalubong ang dalawang kilay ni Andrew. Eh anong ginagawa mo dun? Takang tanong ni Andrew. I'm her personal assistant. Sagot ni River. Natulala si Andrew at hinampas ang pinsan sa braso. Sira ka ba? Pag nalaman niya ng mga magulang mo, patay ka talaga. Assistant? Director ng posisyon mo sa company mo dapat, pero ayaw mong tanggapin. Hindi makapaniwala ang saad ni Andrew. I'm doing my job. At masaya ako dun. Sagot ni River. Kung hindi lang kita pinsan, lalayuan kita dahil ang weird mo. Ang iba ay nangangarap na magkaroon ng mataas na posisyon, pero ikaw, pinili mo sa baba. Pailing-iling na saad ni Andrew. Parang di mo ako kilala. Hindi lang naman basta piyeng ginagawa ko. Malalaman mo rin. Nakangiting saad ni River. Fine. Basta mag-iingat ka sa babaeng yun. Walang may gusto sa kanya. Payo ni Andrew. Don't worry. But anyway, don't tell kila mama ha. Kailan ba ako nagsalita? Saka mas marami akong kalukuhan. Kaya quiet lang ako. Sagot ni Andrew. Nagtawanan na lang silang magpinsan. Nagsimula ang party at halos maraming negosyante ang nandoon. Hindi lang basta normal na party dahil ang magulang ni River ay isa rin sa mga namamayagpag pagdating sa negosyo. Pero ang binata ay walang hilig kaya mas pinili niyang gawin ang gusto niya. Sa kalagitnaan ng party ay parang hindi siya mapakali at merong itong kakaibang nararamdaman. Pero iniisip niya na baka pagod lang. Hanggang sa natapos ay pamilya na lang ang natitira. Meron silang after party ng pamilya at nagiinuman sila. Bakit hindi ka yata umiinom ng marami? Tanong kay River. One bottle is enough. Maaga pa akong babalik sa Maynila bukas. I have work. Sagot ni River. Sobrang busy mo naman. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Hindi naman kita nakikita sa building ni Uncle. Tanong ng isa niyang pinsan. Don't tell me, writer ka pa rin. Inangat ni River ang bote na hawak niya. Cheers. Sagot lang nito. Sus, walang pupuntahan niyang ganyang trabaho. Tanggapin mo na lang yung offer ni Uncle. Sana nakakapag-vacation ka ng sarili mong pera kung saan-saan. Nakakapunta ako kung saan-saan for free. Sagot ni River dahil sagot ng company niya ang lahat ng gastos nito. Isa siyang undercover writer, researching for corporate world. At ang napili niya ang company ni Isabel. Hindi niya kasi maunawaan na halos bad image siya sa public. Pero ang tatag ng company niya. Most important, I enjoy my job. Sagot na River. Hayaan nyo na yung pinsan natin sa hilig niya. Meron tayong kanya-kanyang gusto at hindi naman niya kayo pinapakailaman sa gusto nyo. Isa dyan niya pakaramdam na aangat siya. Let him be happy for what he is doing. Awat ni Andrew. Nagpatuloy lang sila sa pag-inom at kwentuhan. Na-aksidente yung CEO ng PUL Corporation? Tanong ng isang pinsan ni River. Kaninang umaga pa ang balitang yan. Sagot naman ng isa. Biglang napatayo si River at kinuha ang phone ng kanyang pinsan para tignan ang article. Ewan ko kung accident, pero nagmamaneho daw mag-isa. Tapos, merong bumato ng egg sa windshield niya. Tapos ayun, bumangga sa isang kotse. Paliwanag pa. Binitawan ni River ang phone ng pinsan niya. Pasabi kay mama na meron akong emergency. Babalik akong Maynila ngayon. Nagmamadaling saad ni River kay Andrew. I got you! Sagot ni Andrew. Tumakbo na si River palabas. Kinuha niya ang kotse niya at pinaharurot yon para mabilis na makabalik sa Maynila. 3 oras ang biyahe niya. Pero dahil walang traffic at mabilis ang takbo niya, ay isa't kalahating oras niya lang tinakbo yun. Nakakuha naman ng impormasyon si River kung nasaan si Isabel na ospital. Malalim na ang gabi pero gising na gising pa ang diwa ni River habang tumatakbo papasok ng ospital. Tinanong niya kung nasaan si Isabel at nang matagpuan niya ay merong benda ang ulo nito at mukhang malala ang binti ng dalaga. Bakit siya nagmamanehong mag-isa? Piko na tanong ng binata. Walang malay ang dalaga pero hindi umalis si River sa tabi ng kanyang boss kahit na hindi naman ito kasama sa trabaho niya. Pagsikat ng liwanag ay napadilat si River at nakita niyang nakaupo na si Isabel sa kama. Gosh! Ba't ka gumalaw? Nag-aalalang tanong ni River. Tatawag ako ng doktor. Paalam ni River. Who are you?
Napatigil sa paglalakad si River at takang tumingin kay Isabel. Hindi mo ko nakikilala? Takang tanong ni River. Magtatanong ba ako kung alam ko? Sarcastic na tanong ni Isabel. Tatawag ako ng doktor. Saad ni River. Tumawag ng doktor si River at sinek ang lagay ng dalaga. Bukod sa mga sugat nito ay wala naman masyadong malala ang nangyari kay Isabel. Bukod sa kanyang binti na malaki ang natamong sugat. Dok, nagkaroon ba siya ng amnesia? Tanong ni River. Nagsalubong ang kilay ng doktor sa tanong ni River. Do you know who you are? Tanong ng doktor. Yes, sagot ni Isabel. Tinuro ni River ang sarili niya. Do you remember me? Bakit naman kita makakalimutan? Kunot noong tanong ni Isabel. Kanina hindi mo ko kilala. Saad ni River. Tinapik naman siya ng doktor sa balikat. Mukhang kulang ka sa tulog, iho. Magpahinga ka muna. Kayong pareho. Suggest ng doktor bago ito umalis. Napailing ang binata dahil alam niyang niluloko lang siya kanina ni Isabel. Nasaan yung driver mo? Bakit mag-isa ka nagmamaneho? Tanong ni River. Nagkasalubong naman ang kilay ni Isabel. Excuse me, bakit kung magtanong ka parang nanay kita? Taas kilay na tanong ni Isabel. Concerned lang ako. Sagot ni River. Ba't ka naman concerned sa akin? Eh di nawalan ako ng trabaho kung namatay ka sa car accident. Sagot ni River. Takot ka palang mawala ng trabaho. Dapat umayos ka. Huwag kang kumilos na parang ikaw yung boss dito. Napairap sa ere ang dalaga. Merong dumating na pulis at pinakita ang footage ng CCTV kung nasaan nangyari ang accident. Nakita rin kung sino ang bumato ng itlog sa windshield ni Isabel. We will sue him. Saad ni River sa pulis. Pumunta na lang po kayo sa police station para makapag-file ng reklamo. Sagot ng isang pulis. Marami pa ang pinaliwanag kay River at Isabel hanggang sa nakaalis na ang pulis. Gusto kong sakalin yung lalaking yun. Inis na saad ni River. Dati ko siyang employee. Saad ni Isabel. Napakunot ang noon ni River na tumingin kay Isabel. Sabi mo sa pulis hindi mo siya kilala. For sure merong address yan sa HR. Ako na ang magpapahanap para madala siya sa presinto at pagbayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Kumalma ka. Hindi naman ako napatay, kaya wag na tayong magsayang ng oras pa sa kanya. Hindi ka nga namatay, pero muntik ka nang mamatay. Sagot ni River. Ayokong sayangin ang oras ko. Sagot lang ni Isabel. Wala na namang nagawa si River kung hindi ang huminga ng malalim dahil sa boss niyang yun. Halos ilang linggong hindi makalakad ng maayos si Isabel. At lahat ng trabaho nito ay sa bahay lang. Hindi naman naging mahirap kay Isabel ang lahat dahil sa kanyang assistant. Habang tinitingnan ni Isabel si River na ginagamot ang kanyang sugat ay napahawak ito sa dibdib niya. Ilang araw na niyang napapansin na iba ang tibok ng puso niya at medyo nag-aalala ito. Pero pag nawawala si River ay bumabalik sa normal ang lahat. After gamutin ay inayos ni River ang mga ginamit niya. Pero bago makalabas si River ay napansin niyang tumayo si Isabella. Kumakbang ito, kaso meron pang hapdi na nararamdaman kaya muntik siyang matumba. Buti na lang ay mabilis na nahawakan siya ni River. Napatingin ito sa binata at nang magtama ang mata nila ay mabilis na umiwas si Isabel. Masyado ka na yatang feeling close. Kuna ni Isabel na lumayo ng konti kahit na paika-ika maglakad. Kinuha ni River ang saklay ni Isabel at binigay yun sa dalaga. Huwag masyadong feeling strong. Hindi pa fully heal ang sugat mo. Kaya kapag natumba ka, ay baka bumukay ang tahi mo. At lalo pang matagalan ang pagbabalik mo sa trabaho. Paliwanag na River at lumabas na ito. Habang nasa kwarto si Isabel ay sa kwarto niya rin nakastay si River. Walang takot na nararamdaman ng dalaga kahit lalaki pa si River. Anong dapat lang? Kung nakakadukot lang ako ng tao sa internet, dinukot ko na to at tinali ang dalawa niyang kamay para hindi na siya makapag-online. Puna ni River habang nagbabasa ito ng comment about sa article na lumabas kay Isabella. Sinong kaaway mo? Hindi ako makapag-isip dahil ang ingay mo. Puna ni Isabella. Yung basher mo, ang sama kasi ng ugali mo. Palitan mo kaya, ma'am. Sagot ni River. Dalawang kilay ang napataas kay Isabella. Never naging masama ang ugali ko. Depensa niya. Napangisi naman si River. Never? Never ko rin nakita yung kabaitan mo. Banat ni River. Kinuha niya ang ballpen at binato kay River.
Hindi naman yun masakit kaso nag-overacting si River na parang nasaksak ng kutsilyo. Number 1 OA, sagot ni Isabel. Biglang natawa si River dahil sa sinabi ni Isabel. Meron nga akong fan dito at ginagawa niya ako ng magandang article. Pagyayabang ni Isabel. Baka bayad yan. Kontra ni River. Pwede ba? Manahimik ka kung wala kang magandang sasabihin. Saad ni Isabel. Okay ma'am, sagot ni River. Kailangan ko nang makabalik ng office. Hindi ako pwedeng nandito lang. Saad ng dalaga. Hindi mo pa kaya, sagot ni River. Ngayon hindi ko pa kaya. Pero bukas pwede na, sabi ni Isabel. Ma'am, baka lumala. Sino ba yung boss dito? Huwag ka nga masyadong nangingialam sa akin. Ang trabaho mo ay sumunod sa akin. Putol ni Isabel sabay irap dito. Tumahimik na lang si River. Kinabukasan, kahit na iika-ika ang dalaga ay pumasok pa rin ito sa office niya. Hindi umalis sa tabi niya si River at sobrang asikaso niya si Isabel, kaya ang dalaga ay nalilito na sa trabaho ng binata sa kanya. Merong meeting kay Mr. Valdez, but I requested to change the venue. Kasi hindi mo pa kaya. Kaya dito sila pupunta tomorrow. Paalala ni River. No, update them na kaya ko na. Saad ni Isabel. Nag-agree na sila. So final na dito ang venue ng meeting. Sagot ni River. Baka pinilit mo sila? Tanong ni Isabel. Sila ang mag-adjust ngayon dahil may injuries ka. Sagot ni River. Ikaw ang laging pinag-a-adjust nila. Reklamo pa ng binata. Napangiti naman ang palihim si Isabel dahil sa concern na binibigay sa kanya ni River. Nang tumingin sa kanya ang binata ay bumalik ito sa kaseryosuhan. Matapos ang ilang oras na pagtatrabaho ay lunchtime na. Balak na lumabas ni River para bumili ng pagkain. Pero merong isang lalaki ang pumasok sa loob. Oh my God! Miko! How are you? Bati ni Isabel sa kanyang kaibigan na si Miko. Hindi natuloy si River sa paglabas niya at bumalik ito sa table niya. Nabalitaan kong nangyari sa'yo kaya pumunta ako dito para tignan ka. Saad ni Miko. Napakunot ang noo ni River dahil ilang linggo na ang lumipas pero bakit ngayon lang siya dumalaw? Gusto mong mag-lunch tayo sa labas? Aya ni Miko. No, hindi pwede. Sabat ni River. Napatingin sa kanya yung dalawa. Baka ma-pressure ang paa niya, sagot ni River. Kaya ko na, saad ni Isabel. Nag-ayos lang ng gamit si Isabel at saka sila umalis. Sumunod naman si River dahil hindi niya pwedeng iwan ang boss niya sa lalaki ngayon niya lang nakita. Ihahatid ko na lang siya dito, saad ni Miko kay River. Kailangan niya akong kasama everywhere, sagot ng binata. Bakit? Sino ka ba? Iritang tanong ni Miko. He is my PA. Hinarap ni Isabel si River. Babalik din ako agad, saad ni Isabel kay River. Sus, PA ka lang pala. Banat ni Miko. Hinawakan ni Miko si Isabel para pasakayin sa kotse nito. Pero hinawakan din ni River ang kabilang kamay ng dalaga. Hindi siya aalis kung hindi ako kasama. Seryosong saad ni River. Gusto mo bang tumawag ako ng security? Then go! Matapang nasagot ni River. Para wala ng gulo, sumama ka na? Iritang saad ni Isabel. Binuksan ni River ang backdoor ng kotse at pinapasok doon si Isabel. Dito siya sa passenger seat. Apila ni Miko. Hindi pwede. Masyadong masikip ang passenger seat mo kaya delikado sa binti niya. Paliwanag na River sabay sakay sa passenger seat. Ngayon, si Miko at River ang magkatabi sa harap. At kita kay Miko, napikon na ito kay River na komportable lamang na nakaupo. Tahimik ang buong biyahe, hanggang sa nakarating sila sa restaurant. Balak na pagbuksan ni Miko si Isabel, pero mas mabilis kumilos si River kaya ito ang naunang nakabukas ng pinto ng dalaga. Siya rin ang umalalay hanggang sa pagpasok sa loob ng restaurant. Umupo si River sa tabi ni Isabel kaya laking pagtataka sa mukha ni Miko. What are you doing? Takang tanong ni Miko. What do you mean? Takang tanong din ni River. Sa ibang table ka umupo, sagot ni Miko. Wala akong virus, kaya pwede na ako dito. Saad ni River at tumingin na sa menu. Bakas na sa mukha ni Miko ang pagkapikon nito. Pero si River ay after nang nangyari kay Isabel ay parang wala na itong tiwala sa mga nakakasama ng kanyang boss. Kinuha ni Miko ang menu na hawak ni River at seryosong tinignan. May pag-uusapan kaming mahalaga, kaya dun ka sa kabilang table. Taboy ni Miko. Kinuha ni River ang kanyang notebook at pen.
Kung mahalaga yan, ay kailangan kong marinig dahil minsan ay nakakalimutan ng boss ko. At kailangan kong ipaalala sa kanya yon. Paliwanag na River. River, lumipat ka na lang sa kabilang table. Wala namang kinalaman sa trabaho to. Saad ni Isabel. Dahil kay Isabel ay agad na tumayo si River. Pero hindi pa rin siya kampante sa lalaking kasama ng boss niya. Napakunot ang noo ni Miko nang biglang hinila ni River ang isang table at dinikit sa table ng dalawa. At least, nasa kabilang table ako. Nakangising saad ni River sabay kuha ng menu na hawak ni Miko. San mo ba kinuhang bastos na to? Galit na tanong ni Miko. Wala akong ginagawang masama. Bakit ba ayaw mo akong kasama? May gagawin ka bang masama? Tanong ni River. Kumain na lang tayo para matapos na lahat. Awat ni Isabel sa dalawa. Nagsimula silang umorder ng pagkain at habang kumakain ay tinitignan ni River ang pagkain ng boss niya. Ako muna ha. Saad ni River at tinikman ang pagkain ni Isabel. What the? Gulat na tanong ni Miko. What are you doing? Takang tanong ni Isabel. Nasa labas tayo at baka meron na namang gustong pumatay sa'yo kaya tinitikman ko muna ang pagkain mo. Unless napalit sa kanya. Nakangising saad ni River. What if meron nga? Eh di namatay ka. Basta ligtas ka, ma'am. Sagot ni River. Nang wala namang reaksyon ng katawan ni River ay nagpatuloy silang kumain na tatlo. Pansin ni River na bawat salita ni Miko ay napapangiti ang dalaga. Kaya parang medyo nakaramdam ito ng pagkapikon. Taste it! Alok ni Miko at isusubo kay Isabel ang pagkain. Pero inagaw yun ni River at siyang kumain. Ano bang problema mo? Takang tanong ni Miko. Pinoprotektahan ko lang ang boss ko. Sagot ni River. Kanina ko pa kinakain to, kaya kung meron man, namatay na sana ako. Galit na saad ni Miko. Hindi kita kilala, kaya kaduda-duda ka. Baliw ka yata eh. Magkaibigan kami ni Isabel nung wala ka pa. Ikaw nga ang hindi ko kilala, kaya dapat ikaw ang lumayo. Tumigil na kayo. Awat ni Isabel. Ma'am, let's go na po. Meron ka pang meeting. Aya ni River at balak na hilahin si Isabel, pero hinawakan din ito ni Miko. Ang kapal talaga ng mukha mo! PA ka lang naman niya! Sigaw ni Miko. Noong naaksidente siya, nasan yung kaibigan na pinagmamayabang mo? Seryosong tanong ni River. Mahiya naman kayo! Awat ni Isabel. Alam mo, nakakapikon ka na talaga. Isabel, tanggalin mo tong gagong to! Utos ni Miko. Ma'am, dumidikit lang naman sa'yo yan dahil mataas ka ngayon. Pero sure akong pag bumagsak ka, wala na rin yan. Hindi na nakatapos ng pagsasalita si River nang biglang suntukin ni Miko dahil sa piko nito. Pero dahil palaban din si River ay agad niyang sinugod si Miko. Nagsimulang nagkagulo at sinubukan ng umawat ni Isabella. Kaso ay tinulak siya ni Miko para masuntok si River. Ma'am! Nag-aalalang sigaw ni River dahil natumba ang dalaga. Never hinayaan ni River na matumba o masagi man lang si Isabel dahil sa nangyaring aksidente dito. Hindi na inisip pa ni River na gumanti kay Miko. At agad na nilapitan si Isabel. Inalalayan niya itong tumayo, pero nagulat siya ng isang malakas na sampal ang binigay nito kay River. Biglang gumulo ang lahat kay River at hindi ito nakakilos. Kung ikukumpara ang suntok nito kay Miko, ay mas malakas ang suntok ni Miko. Pero mas apektado siya sa sampal ni Isabel. Umalis ka na! At wag na wag ka nang babalik! Galit na sigaw ni Isabel. Isang hindi makapaniwalang tingin lang ang binigay ni River kay Isabel. Ilang beses na siyang pinapaalis ni Isabel at hindi niya yun siniseryoso. Pero ngayon ay iba sa pakiramdam niya. Umalis na tayo, Isabel! Aya ni Miko. Pero ang dalaga ay nakatingin lang sa tahimik na binata. Huminga lang ng malalim si River at nauna itong umalis sa loob ng restaurant. Akala siguro kawalan siya, giit ni Miko. Umalis na rin sila Isabel sa lugar at bumalik sa trabaho. Nang makauwi si Isabel ay hindi ito mapakali dahil kakaisip niya kay River. Masyado siyang bastos. Kaya siguro tama lang yung ginawa ko. Saad niya sa sarili niya. Kinabukasan ay nagising si Isabel sa tunog ng kanyang cellphone. Agad niya yung tinignan at pagkakita niya ay tumatawag sa kanya ang kanyang sekretary. Pagtingin niya sa kanyang orasan ay 9 na pala ng umaga, kaya nagmamadali ang dalaga na bumangon. Saglit siyang napahinto dahil may kirot itong naramdaman sa kanyang sugat. Napahawak siya sa kanyang binti,
Pero kahit na mayroong sakit ay pinilit niya pa rin ang sarili niya na makaligo at makapag-ayos ng sarili. Nagmamadali siyang pumunta sa office. Pero na makita niyang isang matanda na nanlilimos ay meron siyang naalala. Kumuha ng pera ang dalaga at nilagay sa baso ng matanda. Pagpasok niya sa office niya ay hindi pa handa ang lahat. Kaya siya pa ang nag-ayos noon. Marami ding ginagawa ang sekretary niya. Kaya hindi nito maayos ang lahat. Kaya kinakailangan niya lang ng assistant para makasama. Kaya ko to. Maliit na parte lang si River sa trabaho ko. Kaya hindi ko mararamdaman na wala na siya. Pagpapakalma ni Isabel sa sarili niya. After ng buong araw ni Isabel ay dama niya ang pagod at habang nasa kotse ito ay ramdam niya ang katahimikan. Isang linggo na ang lumipas pero parang hindi masanay-sanay ang dalaga. Nakakalimutan niyang mag-alarm at naghihintay itong merong gumising sa kanya. Pero ang nakasanayan niya ay ang magbigay ng limos sa mga bata at ang matanda na nakikita niya. Ma'am, gusto niyo bang maghanap ako ng kapalit ni River? Tanong ng sekretary niya habang binaba ang kape na iniutos ni Isabel. No, kaya ko naman na wala siya. At andyan ka naman, pareho lang naman kayo ng ginagawa, sagot ni Isabel. Tumango ang sekretary niya at bumalik sa trabaho. Ilang saglit lang ay napatingin si Isabel sa couch nito dahil madalas ay doon nakatambay ang binata habang merong tinatype sa kanyang laptop. Kinuha ni Isabel ang resume ni River para tignan ang address nito. Nagdadalawang isip pa ang dalaga kung papabalikin ba niya ito pero iniisip naman niya ang pride niya. Huminga ng malalim si Isabel at binalik niya sa folder ang papel. Nagsimula na siyang magtrabaho. Pero matapos ang araw na yon ay nakatayo si Isabel sa harap ng bahay ni River. Kumatok siya at mabilis naman yung pinagbuksan ng binata. Balak siyang pagsaraduhan na makita siya ng binata pero pinigilan niya ito at pumasok siya sa loob ng bahay kahit wala pang permission ni River. Anong kailangan mo? Walang interes na tanong ni River. Napatingin sa ibang bagay si Isabel dahil parang ang hirap sabihin sa kanya na pabalikin si River. Bumalik ka na bukas. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Nakahanap na ako ng ibang trabaho. Seryosong sagot ni River. Napaangat ng tingin ng dalaga. Umalis ka na at maaga pa ako sa trabaho ko bukas. Taboy ni River. Hinawakan ni River ang braso ni Isabel at hinihila ito palabas ng bahay. Pero hinarap ng dalaga ang binata. Dadoblihin ko yung sahod mo. Bumalik ka lang. Pamimilit ni Isabel. Hindi mo ko kailangan. Maghanap ka ng taong walang pakialam sa'yo at trabaho lang ang iniisip. Pikon na sagot ni River. Tuluyan niyang nailabas si Isabel at sinaraduhan ng pinto. Napangisi naman si River dahil nawala ang masungit na Isabel na kilala ng lahat. At parang maamong tupa ngayon. River! Bumalik ka na! Sigaw ni Isabel. Nakasandal lang ang binata sa pinto at hinahayaan ng dalaga na magsisisigaw sa labas. Ang totoo, wala naman siyang ibang nahanap na trabaho. Tinatapos niya lang ang kanyang writing para maipublish nito sa public. Aray! My wound is bleeding! Daing ni Isabel sa labas. Mabilis na binuksan ni River ang pinto. Pero nagulat ito na nakatutok ang kamay ni Isabel sa binata na nakahugis baril. Gotcha! Nakangiting saad ni Isabel. Bumalik ka na. Nagpapakyut na saad ng dalaga. Di na ako babalik. Okay, fine. I'm sorry kung nasampal kita. Ngayon ko na-realize na concerned ka lang kaya ginawa mo yun. And naghihintay si River ng kasunod na sasabihin ng dalaga dahil sa pagtigil nito. And mahirap pag wala ka. Masyado akong busy kaya hindi ko maayos yung schedule ko mag-isa. Konti lang ang pasensya ko kaya kailangan ko ng merong kakausap sa mga client ko. At yung iba kong maliit pero mahalagang bagay na gawain mo. Kaya bumalik ka na. Paliwanag ni Isabel. Sabi mo, dodoblehin mo yung sahod ko. No problem, sagot agad ni Isabel. Napangiti naman si River. See you tomorrow. Nakangiting sagot ni River sabay sarado ng pinto niya. Mas ma-attitude ka pa sa boss mo! Sigaw ni Isabel pero napangiti naman ng dalaga dahil alam niyang meron na ulit siyang assistant na gagawa ng lahat para sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Isabel. Hindi niya alam pero kusa siyang nagising, hindi katulad dati na late na itong nagigising. Parang kinikilig ang dalaga nang marinig na niya ang katok ng kanyang pinto. Nang maramdaman na nitong bubukas ng pinto niya ay pinikit niya ulit ang kanyang mata.
Ma'am, ready na po yung breakfast niyo. Agad na napadilat si Isabel ng boses ng kasambahay niya ang narinig niya. Napabangon ito at tinignan ng paligid at baka utos lang na River yun. Pero maski anino ng binata ay wala. Nandyan ba si River? Tanong ni Isabel. Wala naman, ma'am, sagot ng kasambahay niya. Parang nawala ang sigla ng dalaga nang marinig yun. Bumangon at nag-ayos. Kumain mag-isa si Isabel bago ito pumunta sa kanyang office. Habang naglalakad ito ay tinawagan niya si River dahil akala niya ay babalik na ito. Pero mukhang sinabi lang yun ng binata para umalis na siya. Pagpasok sa office ay nakita na nitong isang cup ng coffee sa table niya. Today, marami kang gagawin. Lahat ng kailangan mong pirmahan, nandyan na. At bibisita tayo sa production area para mag-ikot-ikot. Afternoon ay kakausapin mo si Mr. Xing. Biglang paliwanag ni River. Naglakad ito papunta sa table ni Isabel para kunin ang kape at binigay kay Isabel. Nakita ng binata na tulala ang boss niya kaya niya ito pinitik sa noo. Huwag ka nang matulala sa kagwapuhan ko dahil marami ka pang gagawin. Paalala ni River. Napangiti naman si Isabel sabay inom ng kape pero si River ay masyadong alerto kaya nakuha nito ang ngiti ni Isabel. Maganda pa sa umaga. Saad ni River at tinago na nito ang phone niya. After ng mga paperwork ay lumabas na sila ni Isabel para pumunta sa kanilang mga agenda ngayong araw. Pero bago pa sila makapunta sa parking lot, nagbigay muna ng limo si Isabel sa mga batang nakita nila. Laki ng improvement ah! Nakangiting tanong ni River. Ngisi lang ang sagot ni Isabel doon. Naging maganda ang takbo ng lahat sa trabaho nilang dalawa. Nagiging maganda na rin ang image ni Isabel dahil sa biglang pagbabago ng ugali niya. Green flag sa pagbabago ng ugali mo. Saad na River habang naglalakad sila sa hallway papunta sa baba ng building dahil merong mga reporter na gustong mag-interview kay Isabel. Hindi naman ako masama. Ginagawa ko lang na maging masungit sa harapan ng mga tao para hindi nila ako lokohin. At para malaman nila na hindi ako dapat gaguhin. Sagot ni Isabela. Napatitig naman ang binata sa sinabi nito. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Tama naman ang dalaga. Hindi pwedeng palagi kang mabait dahil aabusuhin ka. Where's my phone? Hanap ni Isabel. Nakalimutan ko sa office. Saad niya pa. Balak niyang bumalik pero pinigilan na siya ni River. Ikaw naman ang kailangan ng mga reporter kaya mauna ka na. Ako na lang ang kukuha ng phone mo. Presinta ni River. Tumango si Isabel at nagsimula ng maglakad. Si River naman ay bumalik sa office para kunin ang phone ng kanyang boss. Pero habang naglalakad na pababa si River, ay nag-check muna siya ng kanyang phone. Nagkasalubong ang kilay ng binata nang mapanood nitong isang short clip video kung saan tinulak ni Isabel ang isang matanda at sinisigawan. Viral na ito at sobrang daming galit sa dalaga. Ngayon naisip ni River ang tungkol sa interview. Mabilis na tumakbo si River papunta sa elevator at pagbaba niya ay nakita nito ang sitwasyon ng dalaga. Nagsisipatuloy ang binata na iniwan niya ito. Binato ng itlog ang dalaga at binuhusan ng tubig ng mga taong nanunood lang. Agad na hinubad ni River ang coat niya na suot at tinalukbong yun kay Isabel. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang ngayon. Bulong ni River sa dalaga. Lahat ng bumato kay Isabel, magkita na lang tayong lahat sa korte. Inis na saad ni River. Dapat lang sa kanya yan dahil masama ang ugali niya. Sigaw ng isang galit na nanonood. Bakit? Mabuti ka bang tao? Sigaw rin ni River. Sunod-sunod ang flash ng kamera sa kanilang dalawa. Pero hindi nakita si Isabel dahil tinakpan siya ni River. Maski si River ay binabasa na. Pangalawang anak niya ni President Soto! Sigaw ng isang lalaki. Lalong nagkagulo ang mga tao. Pero dumating na ang mga securities at naglakad na silang dalawa papasok sa loob. Bumalik sa office sila. Pero si Isabel ay hindi pa rin tinatanggal ang coat ng binata sa ulo niya. Sinilip ni River si Isabel para tanungin kung okay lang ito. Pero hindi na niya tinuloy dahil umiiyak ang dalaga. Hinayaan na lang niya ito at niyakap. At least, alam natin yung totoo na hindi ka masamang tao. Pagpapakalma ni River. Lalong naiyak si Isabel at niyakap na lang din si River. Dahil sa nangyaring yon ay nagpahinga muna si Isabel sa kanyang trabaho. At pumunta ito sa isang resort para magpalamig. Hindi na rin siya nagbubukas ng social media para hindi makita ang mga sinasabi sa kanya.
siya lang mag-isang pumunta at maski si River ay walang alam sa ginawa niyang pag-alis. Pero habang nakaupo siya sa buhangin at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, ay napatingin ito sa kanyang gilid ng merong umupo doon. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Isabel. Hindi niya sinabihan ng binata kung nasan siya, kaya laking gulat nito na makita si River sa tabi niya. Hindi na ako personal assistant kung malayo ako sa iyo. Nakangiting sagot ni River sabay kindat sa dalaga. Paano mo nalamang nandito ako? Dinala ko ng puso ko dito. Sagot ni River. Dama ko kasi na mayroong malungkot na tao dito, kaya siguro dito ako napadpad. Huminga ng malalim si Isabel. Walang salitang maipaliwanag ang dalaga, pero kusang humiga ang ulo nito sa balikat ng lalaking kasama niya. Isang linggo ka nang walang paramdam. Kailan mo balak bumalik? Tanong ni River. Nakakalungkot ang walang trabaho. Saad nito? Babayaran pa din kita kahit wala kang ginagawa. Pinikit ni Isabel ang mata niya kasabay ng paglubog ng araw. Okay lang naman kung wala akong ginagawa. Pero yung ayoko, yung hindi kita nakikita. Napadilat si Isabel at umangat ang tingin nito sa binata. Medyo madilim na, pero sapat pa rin ang liwanag mula sa buwan para makita niyang itsura ng kasama. What do you mean? Takang tanong niya. Umiwas ng tingin si River sabay tayo nito at inalalayan si Isabel na makatayo din. Nandito ako para sunduin kita, dahil maraming naghahanap. Nakangiting sagot ni River. Tumayo naman si Isabel. Ikaw na lang munang bumalik. Tingin ang lahat sa akin, sobrang sama ko. Hindi lahat. I know you kaya ibang tingin ko sa'yo. Alam kong mabait ka at sobrang soft ng puso mo. Kita ko yun, kahit na itago mo. Paliwanag ni River. Hindi ka paniniwalaan ng public. Sagot ni Isabel at nagsimula itong maglakad pabalik sa bahay. What I mean, gusto ka tang nakikita lagi. Gusto ko yung pagsusungit mo, yung katigasan ng ulo mo. Nagustuhan ko yung kasamaan ng ugali mo. Napatigil sa paglalakad si Isabel dahil sa narinig niya. Dahil yung mga sinasabi ni River ay ganun din ang nararamdaman niya. Tinignan niya ang binata at daman niya ang pagwawala ng puso niya sa dibdib. Gusto mo ko? Wala sa sariling tanong ni Isabel. Napangiti naman si River. Hindi ko na kailangang itago pa. Nakangiting sagot ni River. Alam kong di mo magugustuhan ng PA mo. At ayos lang ako dun. Hindi na pinatapos ni Isabel ang salita ni River at kusang kumilos na ang katawan niya. Nakita na lang nilang dalawa na magkadikit na ang pareho nilang labi. Hindi rin niya inaasahan pero ito rin ang gustong mangyari ni River. Bawat halik ng dalaga ay nilalabanan niya hanggang sa maghiwalay ang labi nila. Gusto rin kita. Pag-amin ni Isabel. Namula ang dalaga kaya mabilis itong tumalikod at tumakbo papasok sa loob ng bahay. Napangisi lang si River dahil sa reaksyon ni Isabel. Malayong-malayo sa ugali nito. Kinabukasan ay inayos ni River ang gamit ng dalaga. Habang si Isabel ay pinapanood lang siya na nakaupo sa kama. Ang dami niyang iniisip na mangyari pagbalik niya. Ayoko pang bumalik. Saad ni Isabel. Kailangan ka ng company mo. Sagot ni River. Ang daming galit sa akin. At baka sobrang daming nag-aabang sa akin sa labas ng building. Kaya hahayaan ko na lang muna sila. Paliwanag ni Isabel. Natatakot ka na? Seryosong tanong ni River. Hindi. Pero hindi ko alam kung bakit sila galit sa akin. Ginagawa ko lang naman na masungit ang lahat para hindi nila gawing advantage ang kabaitan ko. About dun sa pulubi. Hindi naman siya ganun katanda. Kaya sinabihan ko siya ng masasama para naman magsikap siya. Ganun kasi ako pinalaki. Kaya lalo akong tumibay. Effective sa akin kaya akala ko effective din sa iba. Malungkot na paliwanag ni Isabel. Nilapitan siya ni River at hinawakan ang kamay nito. Kung ganyan ka pinalaki, bakit ka natatakot sa sasabihin ng iba ngayon? Ikaw na si Isabel Montano. Kinatatakutan ka sa business industry dahil sa talino at galing mo. Pero bakit ka matatakot sa mga taong nagsasabi sa'yo ng masama na wala namang ambag sa buhay mo? Pagpapalakas ng loob ni River. Tinigdan lang siya ni Isabel pero ang binata ay ngumiti ito. Let's go. Aya ni Isabel.
Dahil sa kasama niya ay tuluyan nang nakumbinsi si Isabel na bumalik sa kanyang building para muling magtrabaho ulit. Inaasahan na ni Isabel na maraming tao ang nag-aabang sa kanya sa labas ng building. Para siyang artista na nagkaroon ng scandal sa public. Wala lang yan. Nakangising saad ni River. Siya ang nagmaneho para kay Isabel. Sinuot ni Isabel ang shades niya. Tama yan. Suot mo yan para maganda ka sa picture. Saad ni River. Unang bumaba si River pero nakakunot ang noon ni Isabel nang pinagkaguluhan si River sa labas. Binuksan ng binata ang pinto ni Isabel at ganun din siya. Ma'am, anong masasabi niyo sa nangyayari? Na hindi kayo masama? Tanong kay Isabel agad. Sunod-sunod ang tanong kaya hindi niya maintindihan ng iba at hindi niya alam kung anong isasagot niya. Napatingin sa kamay si Isabel nang hawakan yun ni River sa harapan ng public. Wala siyang sasagutin sa tanong niyo ngayon, saad ni River. Nagsimula silang maglakad at ngayon lang nakaramdam na hindi kinakabahan si Isabel sa harap ng mga reporter at journalist. Sir River, ano pong sinabi ng President Soto sa posisyon niyo sa PUL Corporation? Napatingin si Isabel sa mga reporter na nagtatanong kay River dahil wala itong ideya. Pagpasok nila sa loob ng building ay ang daming tanong nito sa kanyang isipan. Nagbukas agad siya ng kanyang account at doon niya nakita ang lahat ng papuri ng mga tao sa kanya. What's happening? Takang tanong ni Isabel. Hanggang sa isang site siya napunta. Lalong nagdikit ang kilay ni Isabel na makita ang isang blog kung saan siya ang topic doon. Lahat ng bad at good side niya ay nandoon, pero lahat ng nangyayari ay merong dahilan. Nang matapos niya ang pagbabasa ay napatingin si Isabel sa lalaking kasama niya, na nakaupo ito sa couch. Ikaw yung writer? Takang tanong ni Isabel. Ngayon lang napagtanto ni Isabel na kaya pala lagi itong may hawak na ballpen at papel. Bakit mo ginagawa to? Taka niya pang tanong. Dahil you have other side story to tell. Hindi lang puro bad side ang meron ka. So, I made a story to balance everything. Sagot ni River. Agad na sinerge ni Isabel si President Soto dahil narinig niya yun. At napatakip ito ng bibig niya na makita na pangalawang anak siya nito. Ang interest ko dito ay makapasok sa loob. Masyadong busy ang corporate world kaya pinili kong maging PA mo. Isa akong undercover writer na nakafocus sa corporation. Nagtataka kasi ako kung bakit ang sama na ugali mo sa public. Pero sumasabay ka pa rin sa malalaking company. Gaya ng sa inyo, putol ni Isabel. Napangisi naman si River. Pero nawala ang focus ko sa lahat. At yan ang nagawa ko. Hindi sa internal ng company, pero internal mo ang nakita ko. Nasasaktan na ako na makita kang pinag-uusapan ng masama sa public. Kaya nilabas ko yan. Tumayo si River, ang laptop ni Isabel sa tabi ng dalaga. Gusto ko sanang ipagdamot ang ngiti mo, pero gusto ko rin ipagmayabang kung gaano ka kaganda pag nakangiti. At isa pa, gusto ko lang patunayan na mali silang lahat. Saad pa ni River sabay tingin sa dalaga. Nagtama ang tingin nila. I can be your PA forever. Bulong ni River at dahan-dahan na nilapit ang labi sa labi ni Isabel. Hindi alam ni River na matagal na pala siyang nahulog sa dalaga. Pero inakala lang nito na part lang yun ang trabaho niya. Simula nang tumigil siya saglit sa trabaho ay hindi niya alam ang gagawin dahil si Isabel ang laging inaalala niya. Hindi naman siya tumigil sa pagsunod sa dalaga at nakita niya ang mga ginagawa nito at ginagamit niya yun para isulat ang story ni Isabel. Naghiwalay ang labi nila at parehong bakas ang ngiti sa labi nito. After ng ilang araw ay pumunta sila River sa bahay nila kung saan siya lumaki, kung nasaan ang magulang at kapatid ni River. Pagpasok nila sa loob ay nandoon lahat ng pamilya ni River para ipakilala si Isabel. Habang kumakain sila ay nagkukwentuhan ang mga ito. Kaya pala walang interest ang anak ko sa business namin. Ay meron palang dadalhin na magandang babae na magiging business partner. Masayang saad ni President Soto. Papa, ako munang magiging partner bago yung business niyo. Banat ni River. Pag-usapan po natin President Soto after dinner. Saad ni Isabel sabay tingin kay River at ngumiti. Naging maayos ang takbo ng lahat. Sa unang pagkikita nila ay pakiramdam ni Isabel na welcome siya sa pamilya. Kaya mabilis niya lang itong nakapalagayan ng loob. Naghihintay sa kwarto si River at nang pumasok ang dalaga galing sa meeting ni President Soto.
Pakasalan mo ba daw ako? Panimula ni Isabel pagkasarado ng pinto. Bukas? Sure! Sagot ni River. Nilapitan niya ang kasama at niyakap ito. Dalawa agad yung nakuha ko. Ikaw at yung investment ng papa mo. Sagot ni Isabel. Simula nang naging malapit silang dalawa ni River ay hindi na maalis ang ngiti ni Isabel sa kanyang labi. I always feel I'm safe pag ikaw ang kasama ko. Dahil alam kong wala kang isusulat na masamang bagay sa akin. Saad ni Isabel. Bakit hindi mo ko tulungan na isulat ang love story natin? Alok ni River. Lalong napangiti si Isabel. Sure! Sagot ni Isabel. Muling niyakap ni River ang dalaga. After ng ilang buwan ay wala na si River sa company ni Isabel dahil kailangan itong magpatuloy sa kanyang trabaho. Pero yung pag-aalaga niya kay Isabel ay hindi niya nakakalimutan. Kung gaano yung simula, ay ganun din ang huli. At lalo pang lumalim ang pagmamahal nilang dalawa kahit na iba na sila ng ginagawa sa buhay. Wakas! Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating storya ngayong araw. Kaya naman shoutout po dyan kay Ma'am Angeline Santos from San Rafael, Bulacan, Yeng Rezare from Montelupa City, Jeannie Orbigoso from Bacolod City, Lori Villanueva from Hong Kong, Daisy Ferrer from Tanza, Cavite at Paul Kibral from Pasig City. Muli po ay maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay huwag kayong magsawang abangan ng mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Sirens.